ang ating hukbong sandatahan, lalo na ang Philippine Navy, ay nagpahayag na ngayong taon na tuloy-tuloy na ang pagbili ng mga bagong mga frigates, corvettes, at mga submarines. Ang ating Bureau of Food and Aquatic Resources ay nagpahayag na rin na sila din ay maglalaan ng 2.5 billion pesos ngayong taon para sa pagbili ng mga karagdagang mga patrol vessels upang mapalakas pa ang kanilang presensya sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea kung saan tumaas ang tensyon sa pagitan ng ating bansa at China. Ito rin ay para masiguro ng gobyerno ang kaligtasan at hanap buhay ng mga mangingisdang Pilipino sa bahaging ito ng ating karagatan. Para din umano ito sa ating mga mangingisda na may paabot sa kanila yung tulong ng pamahalaan at makita nila yung presensya ng pamahalaan doon sa West Philippine Sea, ito ay ayon kay Nazario Briguera, Spokesperson and Head of Information and Fisherfolk Coordinating Unit ng BFAR. Bagamat hindi dinetalye kung anong klaseng mga barko ba ang kanilang bilhin at kung gaano ito kalaki, ngunit malinaw na ang bibilhin ay gagamitin para maging patrol vessel, disaster response, at food boat. Ito ay makapagbigay sa atin ng idea na mga multi-mission civilian offshore patrol vessels ito, tulad ng BRP Lapu-Lapu at BRP Daguhoy. Base sa presyo ng BRP Lapu-Lapu na nagkakahalaga ng 250 million pesos noong year 2017, ito ay nangangahulugang maaring aabot sa 8-10 Lapu-Lapu class vessel ang kanilang bibilhin ngayong taon. Ang Lapu-Lapu class vessels ay mga 50 meters multi-mission ocean-going patrol vessels na ginawa ng local shipbuilder na Josefa Slipways Incorporated noong 2017. Dalawang barko meron ang BFAR sa class na ito, ito ay ang BRP Daguhoy at Lapu-Lapu. Ito ay nangangahulugang maaring di magtatagal ay magiging 10 ang bilang ng mga barkong ito. Ito ay magibigay din ng mga karagdagang trabaho para sa ating mga shipbuilders dahil malinaw ang pahayag ng ating gobyerno na mga local shipbuilders na ang priority na makakuha ng mga proyekto ng mga security and defense agency ng ating gobyerno tulad ng BFAR. Target ng ating gobyerno ngayon na mapanatili natin ang ating presensya sa West Philippine Sea, kaya inaasahan na ang pagbili ng maraming mga floating assets mula ngayon at sa susunod pa na mga taon. Ang BFAR at Philippine Coast Guard ay magkatuwang sa pagpapatrolya sa ating na teritoryo, kaya naman higit na kailangan ngayon ng BFAR ng mga ocean-going vessels na kasing laki ng Lapu-Lapu class o higit pa. Kung sakaling mas malaki pa sa Lapu-Lapu class ang kanilang bibilhin, maaring nasa 5-7 barko lang ang mabibili. Ngunit sa ating palagay, ay hanggang 50 meters lamang ang kailangan ng BFAR dahil ang mga malalaking offshore patrol vessels ay Coast Guard na ang bibili. Malaking angat ito sa kakayahan ng ating BFAR na nakafocus din ngayon sa pagpapatrolya sa Bajo de Masinloc. Ngunit dahil sa kakulangan sa mga barko, ay di nila napapanatili ang kanilang presensya doon 24/7. Ang 2.5 billion pesos na ilalaan ng BFAR ay para lamang ngayong 2024 at inaasahan pa natin ang mga kasunod pa na mga pagbili sa susunod pa na mga taon. Ayon sa ating gobyerno, napaka-crucial ng ating tuloy-tuloy na presensya sa mga pinag-aagawang teritoryo at mangyayari lamang ito kapag merong sapat na bilang ng mga barko ang ating Coast Guard, BFAR, at Philippine Navy. Congratulations, BFAR, more vessels to come!